Ako nga po pala si Kylie ng Onyek Esports. Matagal na po ako nag-ML since 12 years old pa po ako. Na-discover po ako ng Onyek Esports nung nakatapat ko po sila Flap Titi, pati si Pue, yung week 2 ng October 2023 sa MCL. Second round po, bago po mag-finals nun. Tinalo po namin sila. Nakalala ko si Kylie naman, nakalaban namin sila sa ano. Sa MCL. Sobrang labit magpaani. Kaya yun, minessage ko siya. Tapos tinanong ko may contrast siya sa next day. Tapos yun, kinuha ko siya sa ano, Onyek Esports. Yun po, minessage po niya, nila ako. Tapos tinanong nila kung pwede daw po ako ma-buyout sa org ko nun. Yung dati ko pong linalaguan is the next day. Sakto po, open po si the next day sa buyout. So binuyout po ako ng Onyek Esports. Nag-sign po ako ng contract. And hindi po sila naniniwalang 13 years old po ako kasi ano eh, yung galing ko, pati yung bilis ng pagpindot sa pagmamobile legend, hindi sila makapaniwala kasi ang bilis ko daw mampinger. Pinakita ko po sa kanila yung birth certificate ko. Lagi po may dala neto kasi lagi po ako nagreklamo sa mga offline tournament namin. So lagi po may dala kasi pinoprotesta po ako kasi like sinasabi nila na ano, pro player na daw yan si Kylie. Pero pinapakita ko po sa kanila na hindi po pro player. Semi-pro po. From amateur. Ito po yung birth certificate ko. So lagi ko po itong pinapakita. Tapos nag-agree naman sila. So pag pinapakita ko po yan, nagagawa ng paraan. So ayun po yung ano nun. Doon po ako na-discover sa MCL week 2 ng October 2024 ng Onyek. Iba po yung message nun sa akin ni Flap Titi, pati ni Pue. Sabi nila sa akin na kung available daw po ako, kung kailan tapos ng termination ng contract ko. And sabi ko matagal pa kasi ano, naka-lockout ako for 2 years sa next day. And binuyout po ako ng Onyek Esports. And doon na po, nagsimula yung career ko. Tuloy-tuloy po yung pagpanalo namin sa MCL weekly. Ano po kami, 6 times back-to-back MCL champion po. Lagi po ako nag-grind. Ang favorite hero ko po is Fanny. Doon po nila na-discover yung pag-Fanny ko po. So, ayun po, doon nila ako nakuha. Tapos, nag-sync na po kaagad kami. Other than ML, pagka ibang hobby po, mahilig po ako mag-alaga ng mga hayop. Fanny ka pa. Huli ka na! May panabong po ako na manok, tapos kalapate, mga ganyan po. So yun, nahiligan ko po talaga yung Mobile Legends simula nung napanood ko po yung Next Play. Yung kay Skip MacLeod, nung nakapasok po sila ng MPL. Parang dun po ako na naganahan na pangarap ko na talaga if ever na matupad man, makapasok sa bootcamp ni Boss Dogs. Pati si Flap Titi, pati si Pue, ayun yung mga pangarap namin. Gano'ng kadali ang paglalaro ng Mobile Legends? Sa akin po kasi, alam po ah. Sa akin po kasi, yung pagmamobile legend, parang, ano na siya eh. Nadadalian po ako sa kanya kasi yung talent ko po na mabilis po ako pumindot, pati mampinger, parang na-apply ko po talaga dun. Nakitaan po talaga nila ako ng potential ng mga teammate ko. Dati ko po linalago is Tong Eats. Yan, Tong Eats. Pusoy. Yung nakitaan po nila ng talino yung utak ko na halos hindi po ako matalo-talo sa Tong Eats pati sa Pusoy. Sabi ko, dalhin ko kaya yung talent ko sa Mobile Legend, bang-bang. Supportado ko ng tatay ko, pati ng mama ko, pati yung kabit ng tatay ko din po, supportado ko. Pagka nagiinuman kami ng AirPods ko, lagi niya sa akin, minumoto na, anak, pag sumikat ka, damihan mo yung mapapangasawa mo kasi yung talent mo, kailangan mong ibigay sa mga, magiging future na anak mo. Tapos moto po namin, madaming babae, lahat panganay. Nasa Onyek ka na ba ngayon? Hindi ko po tinatawag to na pro, yung Onyek. Pero madami po kaming sinasalian ng mga offline tournament. Pero mas focus po kami sa MCL.
Kasi doon po namin napapatunayan yung galing namin eh. Kasi madami po kami nakakalaban na magagaling din, kaso wala talagang ubre. Pag nakikita po nila talaga yung IGN ko, Kylie, wala na eh. Parang, ah, si Kylie to, ng Onyx Esports. Parang nagsosurrender na po sila. Parang, ano, 1 minute pa lang sumusugod na kami sa base nila. Tapos, tiyatry po namin basagin yung base. Tapos, tipi-tipi. After 5 to 10 years, sa akin po, opo, nakikita ko po, bata pa naman po ako, 13 years old. Kitang-kita nyo po sa birth certificate ko, na 13 years old lang po ako. By 18 years old po, tingin ko, ano eh, pamilyado na ako. Tatlo na asawa ko, tapos 5 kabit. Pero hindi naman po ako seloso, pero yun po. Pero dahil sa esports, I think mabibigyan ko sila ng magandang buhay. Mas lalo na pag nakita to ni Boss Dogs. Talented po talaga kasi ako eh. Tinatry ko po lahat para makita niya po at mapasali sa team niya. At makuha at syempre makasali kami sa Die Series. Ipapakita namin yung talent namin doon. Sa mga fan ko po ng mga babae, chill lang kayo. Huwag kayong magkagulo sa akin kasi dadaan at dadaan din kayo sa akin. Isa-isa lang. Ang gusto ko po makalaban talaga sa ano, talaga. Ang gusto ko po kasi po talaga makalaban sa ano sa tournament is si Kyrie kasi halos same po kami ng pangalan tapos same kami ng galawan. Ayun po yung ano, maharap ko makatapat siya. Kasi papakita ko po talaga yung galing namin. Kasi kaya po namin eh. Kaya namin sumabay sa kanila. Hindi lang talaga kami nabibigyan ng tsansa. Kasi tingin ko po ngayon sa esports, palakasan po ng kapit. Pero ano eh, yung ano namin, yung tank po namin, si Renny Jane, sabi niya, ano eh, may kilala po siya sa mga blacklist, ahente po siya dun eh. So sabi niya, ano, may papasok niya daw kami for next season. Tatry po namin yung best namin, kakalabanin po namin yung blacklist, dun po namin papakita yung lakas namin. Tsaka malakas po yung post 5 namin, yung tank namin, si Renny Jane. Huwag kayong sumuko. Huwag na huwag kayong sumuko. Nakakuha ako ng next day, nung Epic pa lang ako. Tapos nung nag-meetic ako, na-scout ako ng Onyx Esports. So malaking pasasalamat ko talaga kay Plop Titi, pati kay Pue. Kasi sila yung nag-message sa akin. Napakaangas ng organisasyon na to. Pagka wala kami makain sa bootcamp, talagang ano, tinutulungan kami paano magnakaw sa tindahan. Kay Mang Doming. Pag napanood niya 'ton, hindi na kami Pag napanood niya 'ton, hindi na kami makapagnakaw sa tindahan niya. Pero ayos lang. Meron naman kay ano eh. Sabi lang tindahan. Madami pa po kaming may papanalo, may papatunayan. Salamat sa Onyx Esports sa tuloy na pagsuporta. Sana hindi po kami bitawan hanggang sa dulo.